Hello. Oo nga. Hi, fans. Hi, fans ka. Fans ni... Para tanong. Ang aking audience. Welcome to the zoo. Tuhan yung kurod na. Ano na, boy? Rupitong ka na ba, boy? Maray na aga mga paratanom. Yan po kita ngayon sa Satuyang Sitawan. Ayan. So, mahiling po nindo digde ang Sumuyang Sitawan. Dakulong pa kaming gigibuhon. Dami pa po kaming gagawin dito. Okay, at gusto ko pala magpasalamat sa aming naging sponsor sa gear. Okay, sa aking cup, Leeds Agri, sa aking t-shirt, Beast Motorcycle Tires. Yan. Okay. So ngayon, interviewin po natin si Akong Roy. Kung saan siya po yung nagtanim ng ating mga sitawan. Yan. Makikita niyo po si Akong nandito sa aking likuran. Okay. So hinahanda niya na yung mga pangtukod niya para sa ayan. Okay, so yun po yung kanyang pangtukod dito sa aming sitawan. Kasi yung iba, dahil sa bigat, bumababa. So yun. Ayun po, at interviewin po natin siya sa oras na ito. Maray na hapon sa Indoga Boss. Yan. Saro akong paratanom igdi sa Kaloko. Mm-hmm. Igdi kami nabuhay, igdi kami nagkaigwaning kuyan, iyan na ang warag kayan. Ning kaisipan kung paano kita mabuhay. Sa tahaw kan, pagtios. Pagtahaw kan. Sa tao ning pagtios. Pero kung kita talaga nagmamauot na magkaigwa kita, lalo-lalo na sa iyabagan sabing nakaibata si Kristo na iyon ang kukuyan sa satuya, nagaguide na kung paano kita magmarayan sa tong buhay. Kaipuhan lang, tiwala kita sa sadiri. Yung. Lalong-lalo na sa technical kan pagtatanom. Mm-hmm. Pag dahil magkita kaya tatao o dahil mayang maayo magkita ang kaaraman, mm-hmm, dahil tayo makukuha ang tamang pamumuhay lalo na sa pagtatanom. Ayan. Ang pagtatanom kaya adalan man. Mm-hmm. Pero kung kita talaga maghinguwa, magkaigwa talaga ning maray na plano sa buhay, matutupad taso pangarap ta sa buhay. Pero kaipuhan sa satuya na pagtitiwala sa sadiri, kaipuhan na mahiling man lugod. Napatod na. Oh, napatod na lugod sa sobrang ano. Okay lang. O tanagyaya na. Tanagyaya na kaya iniyo. Kung dahil mo man kaya ini kukuya noon, nagkakaigwa ini ning. Tabangan ta kayo. Bakong magayon na ano, magayon na. Direksyong kan bunga, bakong magayong paghilingon. Oh. Kung anong plano mo dyan sa bakanting luti pa? Ang plano ko dyan sa bakanting luti yan, tatanuman kong mariguso, sitaw, mm-hmm, kalabasa. Tanganin magdagdag so itong income talamang. Dahil di kita nagpuon sa pagtanom, tigdi kita nag-aradal, nagkuhaning paggasto sa pag-aradal. Perang taong ka na kung nagtatanom? Kuya na, mahigit ng mga 10 years na. Ooh. 10 years na ako nag-adal pagtanom. Pero talagang mahiling mambaganin do, talagang perfect. Perfect man ang sakong tanom. So mahiling po nindo ang bunga.
nag-attender man ako ng dikit na sabing seminar sa kaaraman sa pagtanom. Mm. Kaya sinikap ko man na ako makanood sa kasarupa, bukod ako makanood, inihiras ko man sa kapwa, sa tao, na para gabos kita magtarano, magirigos. Kaya yung man ang katuyuhan ko na ako makatabang sa kapwa tara para riyo kita mag-arasinso. Iyo po. Yung man lang sa kuyang dikit na karaman, kaipuhan sa sarong tao, magigos. So, pangpirangal daw na ni Kong? Kuyan ini, apungkan itanong ko ini yung mga masambula naman ini. Almost a month na. Kaya lang bagong harvest, kaya mayo subunga. Nag-harvest pa lang po kasi kanina, pero may pero mga pasunod dyan, na. Ipapahiling ko ito. Mm-hmm. Ipapahiling ko ito. Sige nga Kong, tingnan natin yung in-harvest mo Kong. Okay, samahan po natin si Akong sa kanyang in-harvest. Nandito talog yung in-harvest ko sa Kuyan. Nalita mo dyan. Oh, shout out! Oh, mga paratanong. Sa Kuyang ano, si in-harvest, ngunyan. Yun. Aga kasuod ma, arog mang kainiyo. Kaya ngunyan, inubos ko na tanagabot si Dunang. Sabi ko, ipapisar na yata nga ning another naman na makabakaling pananom. Ayo, sige. Okay, salamat po ko. Ayos. Okay, mag-tutor po muna tayo sa kubo ni Akong. So, dito makikita nyo yung ibang mga tanim. Yan, matataba yung gabi. Yun, sa likod. Yung pipino. Yan yung pipino. Yan. Kaso, yung problema dito is medyo mahina talaga yung lupa. Acidic. Ayan ang kubo ng paratanong. Ito po yung tamang pag tanim. Mula sa ilalim. Mula sa ilalim, huhukayan mo siya dyan. Paghukay mo dyan, lalagyan mo siyang kaunting abono para pagsibol nung ano nung sitaw, maganda siya. Tapos nung magsibol na siya, kailangan lagyan mo na ng straw. Ano pong dito. Ano pong abono yung ina-apply mo? Triplicator C kasi kuhan ko itong lupa dito, kailangan triplicator C kasi yung urea. Pinatest mo? Pinatest ko itong lupa. Mm-hmm. Ang pinaka-kuhan talaga dito yung triplicator C. Ayun, ang kuhan talaga dito dapat i-abono. Tama. O, ngayon ka, pag abunuhan mo, lalagyan mo siya ning, hinukay mo siya dyan, lalagyan mo yung abuno, lalagyan mo, tatabunan mo siyang kaunti. Tapos yung similya, ilalagay mo naman dito sa ibabaw. Oo. O, tapos lalagyan mo naman siyang lupa. Okay. O, pag nagsibol na siya, ayun, pag nagsibol na siya, lalagyan mo na siya ng straw, tapos yung tansi. Mm-hmm. Tapos pagka nagpa, kuyan mo na dyan, kailangan lagyan mo na siya kaunti din ng abuno tapos lalagyan mo ng ganitong lupa na hanggang na siya magbunga hanggang ganito na siya. Usually kung ano yung sakit ng halimbawa yung sitaw. Sakit na sabi number one yung apid. Yung dumidikit dito nang sumisira ng bulaklak tapos yung mga bunga niya kailangan yung lanit. I-apply mo, simula lang lanit. Mm-hmm. Tapos naman, yung halimbawa wala naman siyang uhod o yung sabing tayangaw, okay na yung lanit. Pero kung may tayangaw siya, ay yung kailangan yung malatayon. Malatayon. Malatayon ang dapat i-spray. Mm-hmm. Pagkatapos, hindi naman masyadong madami. Yung gamot. Dahil yung lanit, pinakadibis yung gamot sa
alaman yung lanik. Lahat ng mga insekto, yung mga nagsisira sa sitaw, at talagang dala na nun. Opo. O, kaya hindi masyado sa marunong na magtanim. Okay. Pero yung hindi alam yung lahat, mahirap. Kung minsan, hindi man lulugi ka kasi hindi mo alam yung proseso sa pagtatanim. Pero kung alam mo, hindi mahirap. Tuloy-tuloy yung ganito, ganito nga. Yung ano po, kung sa estimate mo ko, mga ilang kilos hanggang matapos yung harvest time ang pwedeng ganito, maiproduce? One foot ba diba ito o kalahati? Kalahati po. Simula ka mag-harvest on una nito 10 kilo. Mm-hmm. O halimbawa 10 kilo, ikadalawa mga 15 kilos. Mm-hmm. Hanggan, padami. Padami yan. Hanggan dusing harvest. Harvest. Maganda yon. Okay. Tapos pag dusi, pababa na yung pababa. Pero hindi ka malulugi. Okay. Hindi ka malulugi noon. Kasi opo, hanggang 16 na harvest ito. Opo. Oo, hanggang 16, hindi ka malulugi. Kung marunong ka sa pagtanim. Mm. Pero kung hindi ka marunong, basta ka lang tatanim, hindi mo alam yung kuwanang ano, halaman, ay talagang malulugi ka. Kailangan opo talaga, kung hindi umuulan, didiligin mo ng tubig. Ika-tatlong araw sa kadilig naman. Oo. Kung halimbawa naman mainit, yung panahon, kailangan hindi ka maglangay sa puno. Kailangan isang balde, isang drum, o isang itong kuwan, dalawang takad lang ng sardinas. Pero kung pwede din maglagay dito ng mga organic? O, pwede. Mas maganda nga yung organic dahil yung lupa, sinasariwa niya yun. Oh, kasi yung abuno kasi, parang nagbibigay ng acidic yun eh. Mm-hmm. O, pag hindi mo inabunan, may na. Pero yung organic, mas maganda yun. Opo. O, yun. Ayun lang ang alam ko eh. Kasi nag-seminar din ako sa Pili, agriculture talaga. Opo. Ayun. So, yung plano mo po, madami ka pang itatanim dito? Madami dito, yung limonsito, blangkadang ito, magtatayo luya. Opo. Tapos, sitaw, marigoso, pinya. Pinya, ang itatanim mo. Yan, sa Kalawakan na yan. Dami. Itong marigoso, yung pipino, lahat dito itatanim ko. Kung ano yung ano, mapapakinabangan. Pinapapakinabangan ng ano, pamilya. Yun. Ayun lang. Opo. So ano yung challenges? Ano yung hamon? Ang hamon ko, kailangan sa isang tao, hindi patamad-tamad. Yan. Kailangan umisip ng maganda, lalo-lalo na sa agriculture. Mm-hmm. Kasi ang agriculture, iyon ang pagkain ng mga tao, di ba? Iyon pinaka-debest, lalo na sa ano, lahat, sa pagkain, gulay. Iyon ang pinaka-importante, yung agriculture. Kaya yung mga tao dyan na hindi baga, tapos naman, walang pinag-aralan, walang trabaho, pero may aral, may pinag-aralan, kailangan magtrabaho, magtanim. Mm-hmm. Lalong-lalo na sa pagtatanim ng mga gulayin. Iyon lang. Opo. So, yun. So, ano po yung pinaka-challenge sa pagtanim mo dito sa lugar? Nagka-problema ba sa tubig? Ayun, sa tubig panahon? Nga. Oo, tubig. Tapos, yung bagang abuno, pang-apply, pang-spray. Oo. Kailangan yun talaga dito. Opo, opo. O, pag wala ka noon, talaga mahirap. Mahina din ba yung ano yung harvest? Oh, mahina, ganun. Pero kung kumpleto, maganda yung tubig, may irrigation, may lahat na fertilizer. Mm-hmm. Na ano, maganda 'yon. Oh, kaya lang kapag wala, talagang doon ka sa talaga sa yung kaya mo na kuwan hanggang lang doon sa talagang may nagbibigay talagang ano. Opo. So, ang pinaka-conclusion nito, kailangan matulungan din po natin. Matulungan, lalo-lalo yung mga nagtatanim. Mga magsasaka. Mga oo, sa magsasaka. Opo, so nananawagan din po kami sa DA na masuportahan po yung mga local farmers natin sa pagtatanim. So, yun po, hindi lang po mga private na sector yung makatulong, kundi higit sa lahat makatulong din po sa ang ating gobyerno sa mga maliliit na farmer, kasi nagsisikap din po
So yan, inaalis ni Akong yung namatay. Namatay dahil ano yun nga. Saka kinukuha ko sa DI, sana naman yung tao nagsisikap na pagtanim. Opo, opo. Kailangan suportahan talaga nila, yung opo. May alam. Mm. Dahil katulad ko, hindi ko iniisip yung ano, kung gusto ko, lahat talaga magkaroon talaga ng trabaho. Mm-hmm. Lalo sa agriculture, katulad nito, ito ang problema, ito ang sinasabing apid. Ito ang apid. Pag ito hindi naagapan, ito ay magsisira ng halaman. Opo. Ito, tingnan mo, nung ma-spray ko siya, maganda na siya. Isa rin po sa ipapahirap sa farmers po natin siguro yung abono kasi mahal. Oo, saka yung pang-spray. Yung spray, mga gamot para sa pantanim. So, kagaya po nito, siguro pwede mag-ubos po ito ng 20 kilos na abono sa 48 per kilo ng abono. Mahal na talaga. Ano po, so nananawagan din po kami sa mga nasa kinauukulan. Yun. Salamat po sa mga nanonood ng channel po natin para Tanom TV. So, if you ito pala po, lugar ng Kaluku. Kaluku. Opo, opo. So, ito pong lugar ay located dito sa Kaluku. Kaluku, Tinambak, Camarines Sur. Oh, sabi mo, nagsisimula na ako ngayon kasi tapos na yung pandemic eh. Kaya, yun, nakakilos na tayo. Opo. Oo, kailangan, ano, tulungan talaga yung taong nagsisikap na magtanim. Opo, kaso tao. Po, yung presyo ngayon ng sitaw sa Naga City ay medyo mababa. Nasa 25 pesos per kilo. So parang hindi aabot doon sa ginastos na abono. Ginastos na abono. So yung variety po nito ay Galante F1. Okay, Galante F1. So yun, kalahating kilo po nito nagkakahalaga po ng 750 pesos. Pero magagastos ka lang. Yun, maraming ano, kulukot. Yan. Yeah. Okay. Masakit nito. Ay, yung ulalo naman, yung parang malalaking piste yan sa ilalim. Ito, nasisira to. Pag kinagat, tuyo siya. Ulalo. Oh, yung ulalo na pigsabi. Mm. So marami pa lang mga sakit din. Marami sakit. Okay po, siya po si Rufino Belen. Isa pong magsasaka dito po sa lugar ng Kaluku, Tinambak. Tinambak, Camarines Sur. Nagsisikap, lumalaban para mabuhay ang patas. Ano po? So, yun po yung kanyang hindi lang siguro to trabaho, kundi passion niya na rin po talaga magtanim. Ayan. Siya po yung partner natin dito sa ano, sa farm. Yun. Salamat po sa panonood. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mm-hmm.